And so let's go to verse 21. Sabi rito, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Manalangin muna po tayo muli. Panginoon Diyos, hiningi po namin ang... So, sabi po rito, you. Sino yung you? Tayo. Tayo yun. Ha? You. You that for some time alienated and enemies in your mind by wicked words. Dinidescribe dyan kung sino tayo. Tayo ay ano? Alienated. Ano ba yung alienated? Dito sa Pilipinas, sino ang alien? Meron ba tayong in attendance ngayon na alien? Meron ba alien dito? Meron ba rito taga Mars? Wala, no? Meron dito Chinese? Wala. Oo. So, puro tayo Pilipino. Mukha nga kayo Pilipino, puro tayo pango eh, no? Okay, so, pagka-alien, ibig sabihin, hindi taga rito. Hindi Pilipino. Okay? So, alien. Pero, bakit sinabi dito na tayo ay alien and enemies? In what way are we aliens? In what way are we alienated? In the kingdom of God, in the nation of God. Una, tayo ay alien or hindi tayo bansang Israel, hindi tayo Jew. Wala tayong dugo na Hudyo. Although, He has made of one blood all nations of men. Ibig sabihin, eventually, pagdating kay Noah, magkakapareho pa rin tayo ng dugo. Anong dugo yun? Pagdating kay Adam, anong dugo yun? Dugong tao. Hindi dugong aso. Diba? Iisa lang ang dugo ng tao. Tatawag the human blood. Iba-iba lang ang type. Merong type O. Ako type O plus. May type B. May type AB. Iba-iba. So, yun ang pagkakaiba natin. Dahil sa sin, nagkaroon ng iba-ibang blood. Pero iisa rin lang yun, human blood. Hindi tayo pwedeng salinan ng pig's blood or ng any other kind of blood. No? Sabi nila, meron ngayong project na magkakaroon ng artificial blood. Gumagawa sila ng synthetic blood para daw hindi na kailangan ng magkakaroon ng mga emergency na wala kang makuhang dugo. Yun. I remember nung si Sister Marlene, nung pinapanganak niya si Tongtong, no, si Stephen. Alam niyo ba kung ilang bags of blood ang sinalin si Sister Marlene para hindi siya mamatay? 32. Isipin niyo yun. 32 bags of blood ang sinalin para hindi siya mamatay. At by God's grace, nanatili siyang buhay. So, tayo ay kailangan natin yan as our sustenance sa ating veins, no? Otherwise, we will die. Now, you are aliens because we are not of the nation of Israel. And we are aliens because dahil hindi tayo kasama sa kaharian ng Diyos. Kaya alien tayo. Pero sabi rito, sometime. Ano sometime? Dati. Dati aliens ka. Ano ka na ngayon? Kung hindi ka na alien, ano ka? Citizen. Amen. Di ba? Citizen ka na. Kasama ka na, kasali ka na. Hindi ka nasaling pusa. You are now in the kingdom of God if you trust in the Lord Jesus Christ. Amen. Kasali ka. Pero hindi ka pa rin kasama, hindi ka pa rin na kay Kristo, alien ka pa. Ano pa ang nagpapa-alien sa atin? Ano pa ang problema?
nandito tayo sa Colossians 1:21. Okay? Enemies! Sipin mo, hindi ka lang alien, enemy ka pa. Kaaway. Ibig sabihin, parang kaaway na bansa ka. Diba? Ano bang magkaaway na bansa ngayon? Saudi at Yemen. Ayun, yun. Saudi at Yemen. At actually, hindi naman Yemen. Rebels of Yemen lang. Yes. Oo. O, sabi nila, sabi ng mga dito sa Pilipinas, sabi, yung daw China, sinasakop na yung ano natin, mga island natin. No? So, delikadong kaaway yung China. Wala tayo dapat. Baka magubos tayo, no? Pagka nilabanan natin. Pero, sinasakop unti-unti. Kumbaga, andyan na, pagapang na ng pagapang. So, we are enemies. We are aliens, first of all. And then, we are enemies. Oh, why did we become enemies? Sabi rito, we are enemies in your mind by wicked works. So, ang pagiging kaaway ng Diyos pala, hindi mo kailangan maging kriminal. Kailangan lang sa isip, kaaway ka na. Paano ka kaaway ng Diyos sa isip? Pag nag-isip ka ng pasarili mo, hindi para sa Diyos, kaaway ka ng Diyos. Pag iniuna mo yung sarili mo, iniuna mo yung glory mo, iniuna mo yung, kumbaga, pagka nagkaroon ng pagtatalo ng priority, ay ikaw ang first at ang Diyos ay second. That is already being an enemy of God. Don't you know that friendship with this world is being an enemy with God? Okay. Amen. See? So, sino ang friend of this world? Sino ang involved? Sino ang in? Yung lahat ng fashion of this world, sumasakay ka. Yung lingwahe ng mundo nito. Minsan, nakaka-grieve eh, no? Mga Kristiyano, mga Baptist, member pa ng BCA. Eh, yung gay language, na-incorporate nila doon sa hadlang language, sa mga post. No? Iwasan natin. Bago ka magsalita, ha? Bago ka mag-post, bago ka magsalita, bago ka magbiro, tingnan mo rin kung, o nga, nakakatawa nga, nakakatawa. At yan ay alam ng lahat na yan ay presently, yan ang joke of the day. Pero tingnan mo rin, sino ba ang invento niyan? Baka si Vice Ganda. No? Joke ni Vice Ganda, tapos ginagawa mo, joke mo rin, Kristiyano ka? Baptist ka? Dapat, aalin natin. Let's make our speech, tinatawag ng Bible that sound speech. Isang uri ng lingwahe na panglangit. Yung bang pagka ikaw ay pinanood ng tao kung paano ka magsalita, pagka binasa yung mga sinusulat mo ng tao, ano dapat nakikita ng tao? Ano dapat sabihin ng tao? Ano dapat sabihin nung wala sa hindi Kristiyano, hindi nasa mundo? Kaiba. Kaiba ka. Hindi yung, uy, okay ito ah! No, ang dahil mong likes, puro unsaved. Puro unsaved na kagusto dun sa ginawa mo, sa sinabi mo, dun sa senior mo. Puro mga unsaved, yung mga saved, yung mga Baptist, yung mga ka-church mo, hindi makalike. No? Kasi, ba't sinabi na kapatid yun? Bakit niya ginawa yun? Bakit niya senior yun? O nag-joke ka, tapos walang natawa na mga members ng church o mga Kristiyano. Ang natawa, puro unsaved. Diba? Tama ba yun? Nasa tamang hulog ba tayo pag ganun? Oh, wala pa tayo sa sermon ha, hindi pa ito message. Sunday school pa lang to. Mamaya, mas matindi. Okay, so, sermon agad eh, no? So, sabi nito, napapansin ko yung sarili ko eh. Umiinit eh. So, in your mind, by wicked works, in our minds already, God is already offended because God can read our minds. And we have wicked works in our minds.
Huwag mo sabihin, hindi ko namang ginagawa yan ah. Inisip mo eh. Tapos pinagbigyan mo yung isip mo eh. Na kailangan marami, alam natin ang pagkakaiba ng temptation to sin at saka volition to sin or decision. Yan, magkaiba yan. Yung temptation to sin, maano ka, gawin ko kaya ito. Ayan, gawin mo yan. Yan. Merong magsasabi sa'yo or may magsasuggest sa'yo kasi nasa laman tayo eh, no? So, yung laman natin, isasuggest. Uy, masarap yan ah. Uy, gawin natin yan. Uy, equity natin yan. Yan. Wala naman nakakita eh. Pulungin natin yan. Hindi kaya, di ba sa aeroplano, no? Ang daming pwedeng kunin na iuwi na lang, hindi na. Kasi madilim eh. So, lagay mo yun sa bag mo. Ha? Lagay mo sa likod mo. Pagbaba mo ng aeroplano, hindi ka nasisitahin. Oh. Pero sa'yo ba yun? Thou shalt not commit. Diba? Oh, sa commit pa lang, 10 commandments. Yari ka na sa Panginoon. Wickedness yun. Oh, hindi kaya sexual immorality. Tinel ka. So, gawin ko kaya ito. O maging boyfriend ko kaya ito. May asawa ka na. Maging girlfriend ko kaya ito. It happens. It always comes. Constantly. In our minds. That is called temptation. But there is no decision. So, it is not a sin. Kuha natin? Pag hindi ka pa nagsasabing yes dun sa temptation, hindi pa kasalanan yun. Dumaan lang yun. Pwede mo sabihin no. Tama? Sabi, dumaan sa isip mo, kunin ko kaya ito. Wala na, kutsara. No? Doon sa restaurant, ang mong kaon, ganda ng kutsara. Tapos may bag ka rito. Na-imagine mo na yun. Na-imagine mo na, nilalagay mo sa bag mo yung apat na kutsara at saka isang munahin. Ang ganda eh. Bigat eh. Naisip mo na. Bigla sinabi mo, no, I am a Christian. Hindi ko gagawin yan. Walang kasalanan. Naisip mo lang eh. Pero pag sinabi mo, yes, maganda to. Pero kahit hindi mo nakompleto, may kasalanan ka na. Kasi nagsabi ka ng, yes, nag-decide ka na. Kaya lang, biglang dumating yung waiter, pinagkukuha, hindi natuloy. Pero magkasalanan ka na nun. No? Ano susunod sa sabihin ng mind mo? Sayang. Hindi ko nakuha. O, nagkasala ka na nun. Kita niya yung iba? Pagkakaiba? Okay. So, mamaya nagsisisi tayo sa temptation. Hindi. No? Temptation lang yan eh. It will always come. Dadating at dadating yan. So, that's one lesson for us today. Mind. There is a mental sin. And by we commit wicked works by our mind, and because of this mental sin, we become enemies and become aliens against God. Kaya alam mo, makakita ka ng mga tao, ang babait. Ha? Yung meron pa rito, di ba, may parang may clock dito. Pag nagbabarong, may kaganyan, tapos may clock. Nakasinip na. Wow, ang bait yan. Ako, pastor yan. Hindi kaya may ganyan. Manang gabi po. Wicked. Yung wicked. Sa tingin mo, ang bait nun. Pero, magandang gabi po. Gusto kong kunin lahat ng tights nyo at maging akin na lang lahat ng pera nyo. Yung nasa mind niya. Oh, hindi mo alam ang nasa mind niya. Ang Diyos alam yun. Pero, sa tingin natin, ang babait. Sa tingin natin sa isa't isa dito sa atin ngayon, ang babait natin. Nagsimpa tayo eh. Diba? Pero sa mind natin, dapat doon tayo, magsisi tayo. No? Magkaroon tayo ng, Lord, mali ang motibo ko. Patawarin mo ako. So that we can have a good mind, a pure mind. And we can be, we have reconciliation. Ngayon, pag sinabi mong patawarin, ha? That is reconciliation.
Pagka ba humingi ka ng tawad, okay ka na? Pag ba humingi ng tawad, sabi, Lord, tawarin mo ako. Naisip ko yun. Diba? Lahat naman humingi ng tawad. Buddhist, Catholics, Communists. Patawarin niyo ako, hindi ko na ulitin. Mga kriminal, pag nahuhuli, patawarin niyo na ako. Hindi ko ulitin. Yan. So, pagka ba sinabi mong patawarin mo na ako, ha, sa Diyos, pinatawad ka na ng Diyos, reconciled ka na sa Diyos, that is a very important question and dapat alam natin ang sagot dyan. The only way that a man is reconciled to God is through Christ. Without Christ, walang forgiveness. Without Christ, walang reconciliation. Kaya, pag sinabi mong, Lord, patawarin mo ako, hindi ka nag-appeal doon sa ginawa ni Kristo as basis kung bakit ka dapat patawarin ng Diyos, wala kang kapatawaran. Tignan natin. Hindi basta lahat ng humingi ng tawad sa Diyos, pinapatawad ng Diyos. Tandaan niyo. Importante po yun. Dahil ang daming humingi ng patawad ngayon, pero yung kasalanan nila nasa kanila pa din. We can only receive forgiveness through Christ. Amen. Through the name of Christ. Parang susi yan eh. No? Gusto mo ng rewards, gusto mo ng anything that is good and acceptable and perfect, gusto mo ba yan? Through the name of Christ. Through the name of Jesus. Alone. Not through Mary. If you appeal to Mary, oh, pasabay kami sa isang grab. Ay, hindi. Nagkaroon kami ng outing. Eh, majority ng kasama namin sa van, Catholic. Pambihira throughout the 1 hour trip, nagro-rosary. Tapos, puro Mary. Hail Mary, puro praying. Talaga yung mga very zealous na, no? Nagro-rosary. Eh, alam nga namang kanta mo ng baptist song yun, habang nagro-rosary sila, di good kagulo kami sa loob ng van. Eh, so, yeah, ano na lang. Anyway, they are appealing to Mary. Hail Holy Queen. Alam nyo ba yung yung ano na yun? Hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. Oh, so, isipin mo yun, ano? That a man or people can ask forgiveness, ask favors, only through Mary. Through Mary ang kanilang appeal. That's, ano, pinakinggan ba ni Mary yun? Hindi. Why? Una, Mary cannot hear any man's prayer. Because she's busy admiring the Savior. Pag nasa langit po ang isang tao, ha? Wala kang gagawin doon kundi hangaan ang Panginoon. Hindi ka na alam kung ba ginagawa ng anak ko doon. Naku, mali na naman ang desisyon. Tulog pa hanggang ngayon. Ano ba yan? Nakatamad-tamad yung anak ko. Oh. Lord, pwede ba yung anak ko tulungan mo, Lord? Mawawa naman, oh. Hindi ganun. Nakafocus yung mata mo sa Panginoon. At humahanga ka sa Kanya. Wala ka ng pakialam sa earth. Ang Panginoon, alam niyo, heaven and earth. Okay? At nagpapadala siya ng mga angels to intervene. As He decides. Pero yung mga saints in heaven, wala na yan. Hindi na yan nakikinig sa mga ano nangyayari sa akin. Hindi na yan humingi ng permission. Lord, bigyan mo nga ako ng permission. Pupunta lang ako doon sa anak ko, sa asawa ko. Oh. Hindi na ganun. No? That is a deception of the devil. Ngayon, isa pa.
na ginagawa ng tao is tayo, halimbawa, meron tayong kilala na namatay na. Ha? Mahal natin yung tao namatay. Huwag mo kakausapin! Dad, saan ka man naroon? Alam ko, mahal mo pa rin kami. Hindi mo, mali yun. Hindi nga natin. Don't pray to the dead. Don't talk to the dead. They are busy. If they're in heaven, they are busy admiring Christ. So, dating na ninyo, gawin practice yun. So, let's go back to our lesson. Reconciliation is only through Christ, not through Mary and not through the saints. Okay? And it is only possible through Christ. In the body of His flesh through death. See? So, pagduktungin mo yung dalawa, verse 21 and verse 22. Now hath He reconciled. Sabi, ang Diyos daw ay binigyan ka na ng pagkasundo. Nagkasundo ka na, ikaw at ang Diyos, nagkasundo na. Dati enemy. Kaaway kayo. Kaaway kayo at dahil ikaw ay wicked. Pero dahil sa, ano nangyari? Paano kayo nagkasundo? In the body of His flesh. See? Itong true Christ, nasa verse 22. In the body of His flesh. Andyan yung reconciliation. Hindi doon sa words mo. Hindi doon sa sincerity mo. Hindi doon sa mukha kang kawawang kawawa. Di ba tayo ang tendency ng tao, no? Huwag natin gawin ang tao ay parang, ang Diyos ay parang tao. Ang tao, minsan, ay criminal yan. Ah, tapos nakita mo, ginugulpe ng polis. Anong tendency natin? Kawawa naman. Tama na! Eh, gulong nyo na lang. Bira, ginugulpe nyo eh. No? Kahit na yon ay talagang nang gulpi din. Kahit matanda, ninakawa, tinutukan ng baral, sinaksak, yung mga nirape yung bata, pumatay, isipin nyo. Dito sa amin sa Cavite, may news, hindi ko alam kung totoo, no? Na merong nirape na 3 years old. Drug addict. Anong ginawa ng taong bayan? Living siya ng buhay. Sabi ko, totoo yun eh. Kasi kabitein mo talaga. Mga, ano yan eh. Anyway, doon sa amin, sa Tansa, nilibing ng buhay yung drug addict. So, nagmamakaawa malamang yun. No? Okay. Maawa na kayo, hindi ko na ulitin. Hindi, maawa-awa. Hindi ka naawa doon sa 3 years old, direct mo. So, kahit tayo, kahit nagalit tayo doon sa ginawa niya, maawa tayo. Pero, ang Diyos, hindi naawa doon sa mga humihingi ng tawad, pero hindi humihingi ng tawad sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Because there's only reconciliation to God through the body of His death. That is the only way. Makakatanggap ka ng awa mula sa Diyos. Through the body of His death. Namatay si Kristo para sa iyo, kaya naawa sa iyo ang Diyos. Halinaw. Okay. So, in the body of His death, His flesh, through death, importante po rin yun na alaman natin, importante yung flesh ni Jesus Christ. It's not just the action of Jesus Christ, but the flesh and the blood of Jesus Christ is important. Without the shedding of blood, there's no remission of sins. Meron sinasabi, eh, kasi namatay si Kristo, kaya reconciled tayo. Okay, tama yun. But we should, the Bible goes into more detail, not just death. Namatay yung katawan niya. Talagang, kailangan niya maging tao talaga, at yung tao, katawan talaga, katawang tao, na nasasaktan. No? Hindi yung total, Diyos naman siya eh. Kaya niya. Kaya niya nga. Kahit anong hataw niya pa, kaya ko yan. No? So, hindi ganun. Talaga, tao. So, pag sinuntok,
Pag sinampal, masakit. Pagka hinataw ng latubo, masakit. Yun ang yung sakit na nararamdaman ng katawan natin kung gagawin sa atin ay hataw at saka suntok. Yun ang nararamdaman ng Panginoon. Yung dugo na lumalabas sa atin pag tayo ay tinutusok, yun din ang lumabas sa Panginoon. Through the body, through the flesh, a body of his flesh through death, and for what purpose? To present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. So, tatlo yung ginamit na words. Holy, unblameable, unreprovable. So, what is the significance? Bakit tatlong words? Ba't din lang holy, tapos na? Kasi ang utak ng tao, makulit, laging lulusot. Ito, wala ka ng lusot dyan. Tatlo na yung di-describe kung ano yung nangyari sa'yo dahil kay Kristo eh. Ha? Wala nang maisisisi sa Satanas sa harap ng Diyos sa ginagawa mo o sa ginawa mo dito sa lupa. Right? Ito hindi maintindihan ng mga losing salvation eh. No? Oo, nagkakasala tayo. Ha? Hindi ko sinasabi na hindi na tayo nagkakasala. Marami tayong kasalanan. Kahit saved ka na, kahit pastor ka, nagkakasala ka. At masama ang magkasala. Hindi dapat tayo mabuhay sa kasalanan. Right. Hindi natin binabaliwala ang kasalanan. Porket sinabi, once saved, always saved. At ang isang tao, ang isang baptist na nagsasabi, total ligtas na ako, eh wala lang epekto sa akin kung ano mang kasalanan na gawin ko, ay lukulukong baptist yan. Ha? Pag ginamit mo yung doktrina na once saved, always saved, eh therefore, kahit anong gawin mo, pwede na, eh kalokohan mo. That's called licentiousness. Making the doctrine of Christ a license to sin. Yan po hindi natin doktrina. What is our doctrine? Our doctrine is that meron tayong kasalanan, ayaw natin magkasala, pero kung sakali man na nagkasala ka, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Amen. May attorney tayo. Pagkatapos, the accuser of the brethren, who is the devil, will accuse us. Parang ganito yung nangyayari scenario. O, tingnan mo, di ba, si Job? Di ba? O, tingnan mo, o, mahal ka niyan kasi nilagyan mo ng bakod eh. Tanggalin mo yung bakod. Mumurahin ka niyan. Yun ang theory ni Satanas. Diba? So, meron pang isang scenario na sabi, Satan is the accuser of the brethren. So, ibig sabihin, parang, diba, nakasala ka. O, tingnan mo, nagkwentuhan. O, yun, nagchichismis, oh. O, yun, oh. Nagja-judge. O, yun, may ginawang kalokohan sa buhay niya. Nangalun niya. O, hindi pa mag-asawa, nagsama na. Ayan, baptist ba yan? Ayan, anak mo ba yan? Hindi yan totoo. Anong gagawin? Kung totoo ka, ito ang mangyayari naman. Ha? We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Kasabi naman ng Panginoon sa Kristo, biniyaran ko na yan eh. Biniyaran ko na yan ang body of my flesh. Bait ko na yan. Therefore, reconciled na siya sa iyo, Ama. And tapos na ang transaction, it is finished. At ang mangyayari, pagdating ng panahon, I will present that person, that woman, that man, holy, unblameable, unreprovable. Wala nang reproof na tatalag sa'yo. Wala nang bibigyan. Kaya nga sabi eh, your sins I will remember no more.
Hindi ibig sabihin nun na nakalimutan na ng Diyos yung mga kasalanan natin or buburahin ng Panginoon na parang hard disk. No? Buburahin, ire-reformat yung utak niya. Tapos, ah, ito ba si ano? Si Arnel? Oh, ano nga ba kasalanan mo? Teka, hindi mo na matandaan eh. Parang na-demensya, no? Hindi ganun. Hindi ganun. Pag sinabing, your sins I will remember no more, hindi binubura yun, nandun pa rin yun, pero hindi niya na i-bring up. Hindi niya na, di ba, pag nag-aaway mag-asawa, nagiging historical, di ba? Eh, ito nga 20 years ago, ginawa mo sa akin to eh. Tapos 19 years ago, tanda-tanda ko pa, hindi ko makakalimutan yun. 15 years ago, ito ginawa mo. Lahat ng history mo ng kasamaan, natatandaan. Pagka nag-aaway, yung kabutihan mo, wala yun. Diba? Best friend. Ganyan ang tao. Pero pagdating sa harap ng paghukom sa ng Panginoong Diyos, your sins, I will remember no more. Hindi ko na may bring up yan. Alam ko kung ano yung ginawa mo. Tanda-tanda ng Diyos lahat naka-record, pero it's no longer an issue. Yeah. Hindi na niya i-bring up yon. Bakit? Tinakpan na ng dugo ni Kristo yun eh. Binayaran ng anak niya eh. Pag i-bring up niya yun, dini-dishonor niya yung dugo ng pangit ng anak niya. Diba? Yun ang usapan doon. Pagka bring up niya ulit, oh, tinakpan na yan, tapos bring up ulit. Diba? Parang yung bayad ka na sa utang mo sa bangko, pagkatapos, bring up ulit. Yan. Yan yung mga nangyayari sa mga hindi magandang records. No? Ba, nagbabayad ka ng bahay. Nagbabayad ng bahay, hindi mo nire-record. So, bayad mo na yung 3 taon. Tapos, pagbayad mo ng pang-4 na taon, sasabihin, kulang ka pa ng 3 taon. Hindi, bayad ko na yan ah. Asan ang resibo mo? Wala. Ay, hindi. Bayad mo yung 3 taon. I-bring up niya ulit. So, may mga ganun. So, kailangan maganda record natin pag maano kayo ng bahay. Nagbuhulog kayo. Pero, Panginoon, holy, unblameable, unreprovable, we will be presented at the judgment of Christ na hindi na yan, wala nang reproof na tatalab sa'yo, wala nang rebuke na tatalab sa'yo, wala nang blame na tatalab sa'yo, and therefore you are presented holy. You are not holy. You are a sinner. But you will be presented as a holy person. Why? Because of Christ. Not because you are really holy or that. Kasi, sabi mo, kasi naman eh, simula nung tinanggap kong Panginoon, talagang nagpaka-baptist na ako. Talagang maaga ako doon sa church, nag-aayos ako doon. Dapat lang talaga napapasungin ako sa kalangitan na to. Kasi, nagtatights na ako, maawit ako, sumuporta ako kay pastor. Dapat lang na nasa langit ako. That any man should not boast. Yan. Wala tayong magpagmamalaki. No? Kung ano man ang ginagawa natin para sa Panginoon ngayon, it is only by His grace. So, yun lang po yung lesson natin. Any question?